Magandang tanghali, Luzon, Visayas, sa Mindanao. Oras natin, 12 minutes after 12 noon, tanghali po ng Martes, January 30, 2024. Ito po ang Wanted Sweetheart Afternoon Edition. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Abian Mujer. Abian Mujer. Another mix of your favorite songs. More cheesy favorites just for you. This is your world's local radio. Abian Mujer. Abian Mujer. DJ. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Isang napakaganda at gwapong tanghali sa ating lahat. Mga kapatid ka pa natin mga Pinoy, dito po sa May Pinas, mga OFW na rin sa abroad, mga OFW, mga nakapag-asawang apam. Welcome sa ating programang Wanted Sweetheart. Siyempre, pag narinig mo na yan,
Happy birthday sa lahat po ng mga may kaarawan ngayong araw, no? Happy, happy birthday. Siyempre, no, sa lula ko gali, birthday ni Lula Subong. Yung biro ko sa inyo na may lula ko na na 90 years old. Totoo po 'yun. Pero ika 89 niya pala ngayon eh. Next year pa 'yun, wag na 90. Pero may boyfriend pa 'yun, may ka-chatmate pa 'yun. Oh. Kaya doon sa mga ano ha, sa mga nawala ng pag-asa, oh, sabihin nyo 40, 50 na kayo, wala kayong ano, tawag dyan, boyfriend, lula ko nga may ka-chatmate, 90 years old. Masim nga kiglas lula ho. Pakilala ko si, noong December kasi dito po yan sila eh, ito yun oh. Nagbakasyon, pinagala ko, ginala ko sila dito sa ano, sa pakita ko sa inyo si lula ko nga gwapa. Oh, pero makita mo maayos pandinig niya, no? Oh, walang ano, hindi mo pwede libakon, no? Kasi panting. Panting. Ayan, no? Ginala ko sila sa may Padre Pio. Yung ako kasi nakadilaw, no? Nakadilaw po kasi ako niyan. Tika lang. Hindi ko makasi ma-zoom. Ah, ito po yung lula ko ah. Oh, yan yung lula ko. Yan. Yung nanay ko po yung may ano, may pang-ala Amerikanang sombrero. Yung nasa kanan pangalawa. Yan po yung lula ko, 90 years old. Oh. Teka lang ho. Wala kasing picture na malapit. Ay, ito po. Oh. Ginala ko sila dun sa Padre Pio. Ah, ito siya lang mag-isa, ito totot. Oh, nakabasto. Sino nakapunta ng Padre Pio sa may ano, sa San Jose del Monte? Oh. Sobrang akyatin niyo na. Pero ga-jogging pas lula ko mo. Yan si lula. Oh. May baston lang po 'yan, may baston lang po, pero ga-jogging pakyat. Ako walking lang ako, pero siya naga-jogging eh. Wala po kasing malapit na picture. Ah, ito medyo maliwanag. Ayan. Ito po. Ayan. Ay. Ah, yan. Okay. Pumunta sila sa bahay. Ayan. Ayan si lula ko. Ayan. Diyan ako. Oo. Sa labas ng bahay yan. Yan. So, yan si lula ko. Yan nakaupo. Yan. Yan naman yung mga alipuris niya. Mga anak niya. Mga anak. Apo. No? Ito naman yung tatay ko. Oh, 70 years old ni tatay ko. Parang binata lang, sabi ko sa inyo. Kasi nga, hinahabulin niya ng mga chicks. Ano? Oo. Oh. Kita nyo tatay ko. Yan, oh, di ba? Nasa lahi talaga namin, hinahabol ng mga kababaihan. Nga aso nga lang. Opo. Yan po yung lula ko. Oh, 90 years old na po yan ngayon, no? Hindi, 89 pa lang po pala. No, next year pa pala mag-ganin. Pero may ka-chatmate, may boyfriend na 14 years old. Kaya po, wag po kayo mawala ng pag-asa. Doon po sa mga, sabi na lipasan na ng panahon, di ba nila mahanap yung boyfriend, walang asawa, o nasa 40 na daw sila. Ano, wag po kayo mawala ng pag-asa. Lula ko nga may chatmate.
Noong December po kasi, noong December, nasa bahay sila, no? Galing probinsya dito sila ng New Year, no? Christmas New Year. Yan. Sa labas ng bahay po yan. Yan. Yan po yung tatay ko. Oh, pag napasyal kayo sa bahay, may ano yan, may heart yan na kulay. O, yung pula, oh. Yan, yan yung bahay. Pagtanong lang kayo saan bahay ni DJ Jel. Yung may heart, oh, alam na nila yun. Wala po kasing malapit ang picture manager eh. Eh, bida ko talaga yung lola ko na yan kasi 19 years old, no? 90. Wow. Saan ka pa niyan? Hindi mo pwede libakon. Kasi kahit isang kilometro layo mo sa kanya, pag-usapan ninyo siya, marinig niya? Ha? Luplas light pang mata. Pag kung gabi, katulad ng ilaw, maliwanag eh. Naglalakad po yun, sabi ko, baka bangga po ito mamaya, walang ilaw, dilim-dilim. Pero napakabilis maglakad. Hindi ko mahabol-habol. PM na po sa hotline natin, oh, sa Imo. Hanapin po account namin ang Digigel OFW Emotion. Pag nahanap na po ninyo, PM lang ng pangalan, edad at saka lugar. No? Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Once again, happy birthday sa lula ko kay Amalia. Amalia Lansangan Clarito. Diyan sa may Ilahas, Banwas ang Dingli, Iloilo. Kompleto na na. Si Amalia, si Maling. Happy birthday la. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wait, ano ba? Tama na, tikal. Ito na po sa linya si Jamie. Si Jamie, pagkatapos si Doors. Magandang tanghali, no, Ma'am Jamie. Or Sir Jamie, no? Sir, saan po kayo ngayon, sir? Anong lugar? Nawala po kayo? Dito po ako sa Batangas ngayon. Oo. Pakibukas po ng camera. Dito po sa Batangas. Pakibukas po ng camera ulit, sir, kasi hindi po namin kayo nakita. Yung ano, avatar yung nakikita namin. Ma'am Doors, nawala po talaga yung camera mo, sir. Ma'am Doors, saan po kayo ngayon, ma'am? Anong lugar? Hello po, ma'am. Dito po sa Riyadh. Okay, sige. Baba po yung mic, ma'am. Huwag po ninyo masyado ilapit sa bibig. Yan. Nasa Riyadh, no? Sir Jamie, sir, pakibukas ulit ng camera. Wait lang, sir. Hindi po ma-open. Hindi. I-cancel nyo ka po muna yung tawag, ma'am. Sir, i-cancel nyo lang po muna. Tatawagan po kayo ulit para ma-refresh yung line. Wanted. Ayan na. No, si ma'am na naman ang wala. Saan po kayo sa may Batangas, sir? Anong lugar? Anong bayan sa Batangas? Sa Subo.
Ah, nasa Ugbo. Nasa Ugbo. Uh-huh. Opo. Hmm. Si, si ma'am Doors Manager? Wala na? Ma'am, join po kayo ulit, ma'am Doors. Sir, ilang taon na po kayo, Jamie? 35 po. 35. Ah, hiwalay sa asawa, no? Wala pa po. Oh, wala ka talagang naging asawa, sir? Oo. Ah, ah. Binatang binata. Anak, wala din? Ah. Hindi mabang istorya eh. Ah. Hindi, hindi. Anak, anak, wala. Asawa, wala eh. Meron. Ah, anak. Meron po isa. Ah, merong anak. Meron isa. Okay, ayun. Mm. Oh, hindi madali lang. May anak, walang asawa. Yun po yun, ha? Oh. Opo. Aha. Ma'am Doors? Dory? Grado ako, Dory. Doris pangalan. What? Doris? Ma'am Doors, okay na, no? Single father si Mr., no? Ikaw po, ma'am, anong status ngayon? Single mom din po. Ay, single mom din. Sige. Nakapagkape ka na po ba, ma'am? Nilalamig ba po kayo? Nandito po sa labas. Oh, sige. Usap na lang po kayo ni sir, no? Bitawan lang po yung mic, ma'am. Okay na po yan. Timer start! Pasok. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Hi. Hindi kita maririnig lalo mahina boses mo. Ay, hindi mo marinig. Hindi nagsalita eh. Eh, hindi mo marinig. Nagsalita po kayo, ma'am. Hindi po naririnig. Oh. Ay, hindi naririnig na kita. Saan ka pala ngayon? Dito sa Riyadh. Ha? Riyadh. Saan, saan? Riyadh. Saan yun? Saudi. May asawa na? Single mom. Ilan anak mo? Anak. Ilan taon na siya? 23 yung panganay at saka laki na? 18 yung bunso. Pangalawang pasok ko na to kay Sir JJ, ha? Hmm. Pakalawa mo lang ngayon? Sa akin nga, first time ko pa lang ngayon, kaya medyo ano eh. Kamusta ang una, ma'am? Kamusta po kayo? Sir JJ, September 25 po, nakasali po ako dito yung, tapos, pali dalawang buwan lang, magdadalawang buwan, mawawala na po siya, siguro. Hindi ko alam, dami niyang account. Ah, pero naging kayo na noon, ma'am, dalawang buwan. Ang sabi ko sa kanya, ayoko po muna na maging kami kasi nga hindi ko pa siya kilala, kaibigan lang muna. Eh ayaw niya, sabi niya, pwede naman siguro tayo na, sabi niya sa akin. Eh sabi ko, pag ano ka, kung ano, di, walang problema. Eh yung naging kami na... siguro 5 days pa lang kami naging kami. Oh. Sinabi niya tungkol na sa pera. Ah. 'Di ba may ano siya, sabi niya doon may ano siya doon na may motor parts siya na negosyo niya. Motor parts. Oo. Oh. Tapos. Eh ang sabi niya sa akin, pwede ko ba daw siya mga 5 days pa lang ata kami nag-usap doon. Pwede ko ba daw siya tulungan na doon sa motor parts niya. Oh. Na ano daw kulang daw yung mga piyesa niya pang binibenta niya. Pwede ko ba daw dagdagan para sa ano sa negosyo? Sabi ko saka na lang pag ano sure na naging tayo na talaga na nagkita na tayo kasi marami nang modus ngayon, sabi ko sa kanya. Tapos biglang parang nag-iba na ako nun sa kanya, hindi ko na siya tina-chat. Tapos siya, sabi niya, kaya ka ba hindi nag-chat sa akin kasi nag-isip ka na masama tungkol doon sa pera. Sabi ko, kasi kung ikaw yung lalaki, ba't agad-agad 5 days pa lang kayo nag-uusap, pera na agad ang ano mo sa akin. 5 days na nag-uusap pa mo o 5 days na naging kayo na? 5 days, siguro mga yung araw na yun, ayaw ko pa muna. Sabi niya, gusto niya kami na daw, di. Naging kami na noon. Oh.
sa 5 days na yun. May I love you, I love tapos, you. May I love you na, I love you na. Nag-I love you, I love you na siya. Tapos ganyan sabi ko, eh parang laro na lang yung mga I love you ngayon. Sabi ko ganyan, sabi niya, hindi naman, totoo naman ako sa'yo, sabi niya. Tapos siguro mga nagto-2 weeks na, sabi niya, sira yung cellphone ko, hindi daw maano. Ginaganyan-ganyan niya yung cellphone niya. Nag-hang daw, ganyan ko. Di ako naman po si Tama, nagpadala ko ng 3,000. Sabi ko, paayosin mo yung cellphone mo. Pinadalahan. Oo, yun ang una niya na pina, humingi sa'yo ng, binigyan mo ng 3,000. Tapos? Binigyan ko siya ng 3,000 kasi sabi niya sa akin, kung hindi mo na ako makontak, ibig sabihin, sira na yung cellphone, ganyan yung cellphone niya. Sabi ko, nag-hang, sabi niya ganyan. Sabi ko sa kanya, sige lang, pabadala ko ng pera sa'yo para pang-ayos mo. Ganyan. Tapos, bihira lang kami nag-uusap, bihira lang kami nag-chat-chat. Pag hindi siya mag-chat, hindi din ako mag-chat. Pag mag-chat siya sa akin, nag-reply lang din ako sa kanya. Tapos noon na, sabi ko sa kanya, noong time na yun, sabi ko sa kanya, bakit na anong na-hack yung unang account mo? Sabi ko sa kanya, anong nangyari? Sabi niya, ewan ko, na-hack. Sabi niya, ganyan-ganyan. Eh, gumamit siya ng ibang account. Tapos mga one week lang ata, binalik niya. Sabi niya, okay na daw yung account niya. Sabi ko, parang ang bilis naman. Parang ilang araw lang yun, okay na daw yung account niya. Ginamit niya sa akin ng iba. De, nung binigyan niya sa pangalawang account niya, alam niya yung password ko, alam ko yung password niya. Tapos may nag-chat doon sa messenger niya. Tinanong ko lang siya, siguro magdadalawang buwan kami nung niya. Sino to? Sabi ko sa kanya, sino nag-chat sa'yo? Sabi niya, hindi daw niya alam, baka daw gawa-gawa ko lang. Dami lang na ano ko, kasi nungalingan sa kanya, pero binabaliwala ko lang yun. Tapos sinatanong pa niya sa akin, kung hindi ba tayo mag-work dalawa, babalik ka ba makipag-online kay Sir DJ? Sabi ko, hindi ko siya sinasagot noon. Sabi niya, baka gusto mong bumalik, ganun. Basta ang dami niyang mga kasing nangalingan, wala daw siyang load, ganito. Eh, basta ang dami, hanggang dumating na, kung ayaw ko. Teka lang ha, kasi sabi niya, may negosyo daw siya ng mga motor parts, ganun. At tinanong mo po ba talaga siya, nag-video call po kayo during duty niya na doon siya sa shop o baka nagtatrabaho lang po siya doon, ma'am? Parang nagtatrabaho lang at parang hindi sa kanya, parang ewan na hindi ko. Yun lang. Kasi ang alam ko kasi may kilala ko dito, inaangkat lang nila yung mga parts na yan eh. Pwede lang utangin kung gusto nila eh. Kung depende ba? May ganun silang kinukuhanan eh. So nanghingi sa'yo ng pangkapital, ganun. Hindi daw. Tapos sabi niya, may motor daw nga siya sangla ng 30,000. Sabi ko sa kanya, saka na lang makauwi na ako kasi sa ngayon, hindi pa muna. Hanggang bumunta na kami sa panghulugan daw ng lupa. Sabi ko sa kanya, ikaw na lang muna kung gusto mo. Sabi ko sa kanya, ganun. Tapos nag-iiba-iba na siya, biglang nawala, bumabalik. Sabi ko, tinatanong ko nga siya, ano ba talagang gusto mo? Kung wala ka naman intention na maging umayos ng relasyon, sabi ko, ako gusto ko umayos, sabi ko, matanda na tayo, sabi ko sa kanya. Parehas tayo gustong nasa tamang ano na, edad, pamilya, sabi ko ganyan. Sabi niya, baka daw ako, hindi pa daw ako nakamubun sa Pasko, kaya gano. Binabaliktad niya sa akin, sabi ko, bakit ba? Sabi ko sa kanya, binabaliktad mo. Eh, kaya nga tayo pumasok doon sa Sir DJ kasi gusto natin yung tamang tao na mapunta sa kamay natin, di ba? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, totoo naman ako, sabi niya ngayon. Tapos hanggang ano na siya. Itong biglang sa messenger niya, tinanong ko, nawawala na siya. Tapos sabi niya, baka daw gawa ko lang. Tapos tinanong ko siya, nag-chat ako sa kanya, sabi ko, ano ba, tayo pa ba, hindi na? Sabi niya, hindi na siya nagre-reply noon. Sabi ko sa kanya, kung wala na tayo, di wala na. Sabi ko ganun. Tapos, sabi ko pa nga, hingi ako ng closure para kung makakaano ko man ako ng iba, wala akong masabi. Hindi siya nagbibigay ng closure. Walang siyang sinasabi na, wala na tayo, sige, wala na tayo.
Basta bigla na lang siya nasabi, pag ayaw mo na, ayaw mo na, pag ayaw mo na, pag ayaw mo na. Pag wala na tayo, wala na tayo. Parang walang, walang ano, mga gandang usapan. Ewan ko, ano nangyari doon? So wala na talaga kayong contact ngayon, ma'am? Nung nakaraan, nag-contact ako sa kanya kasi nga, gusto ko nga, closure nga. Kasi kung siyempre, kung makikita niya sa FB ko na may kausap ako, baka nang sabi niya, yes. Hindi pa nga tayo na, hindi pa nga tayo nag-ano, may iba ka na agad. Ganyan-ganyan. Siyempre, tinatanong ko siya, wala naman siyang ano, na, wala na tayo, huwag ka na mag-ano sa akin. Kaya sinasabihan ko mga, i-block mo na ako. Sabi niya, ba't ako mag-block? Ikaw mag-block. Sabi niya sa akin. Mataas pala yung ano niya, pride niya. Ang sabi niya, ako yung tao tipong mataas yung pride, hindi talaga bababa yung pride ko. Sabi ko, ganun. ang tanong, ma'am, magkano lahat na dali sa'yo? Iba yung ano. Magkano lahat na kuha? Yun lang, binigyan ko yung siyang ng 3,000 para pang ayos ng cellphone. Okay. Yun lang. Yun lang. Sige, na. Sir, no? Bigo si ma'am doon sa una niyang nakausap dito. Asahan ko na sana iba ka po doon, no? Sa nakausap niya, no? Oo. Iba ako doon. Ayun. Iba daw, ma'am. Kaya ano, ma'am? Alamin mo, kilalanin mo si sir. Nakakalungkot naman. Oo. Alam mo sa isang relasyon, hindi pwede yung lambing-lambing na lang lagi, lambing-lambing. Siyempre, pag may trabaho, kailangan unahin mo yung trabaho kaysa sa ano. Tama. Sa mga unahin yung reply ng mga gusto mo i-reply sa'yo. Di, may trabaho ka eh. Hindi mo hawak lagi yung cellphone. Tsaka ito yung pinaka-ano ko sa ayaw ko sa lalaki na yung makuli. Yung sinabihan mo na may trabaho, sasabihin pa, baka busy ka sa iba. Ano ba yan? Parang... Sabi niya matured daw siya. Saan yung matured niya? Kasi sabi ko nga sa kanya noon. Ako, once na may karela siya na ako, sabi ko sa kanya. Ganyan ang sabi ko sa kanya. Kahit ipiflex ko sa Facebook ko, walang problema, walang magagalit sa akin. Kahit nagtataka ko sa kanya, ayaw niya i-text yung mukha ko. Ayaw niya kahit mag-like sa mga video ko. Kahit na... Ako nagsabi, meron ako doon naka-in relationship, tinatanong ko nga siya, bakit ayaw mo maging in relationship? Sabi niya, saka na lang daw para pagka makauwi na daw. Ano yung sabihin nun? Ibig sabihin, hindi ka pa sure, huwag ka na lang pumasok sa ganito programa kung hindi ka pa pala sure na pumasok sa isang relasyon. Kasi, di ba, commitment ang kailangan natin. Commitment at saka ano, tawag nito, label ng isang relasyon, hindi yung parang laro-laro lang, ano yun? Naglalaro ka lang? Kaya sabi ko, sana hindi ganun, hindi na rin ganun. Hindi naman. Sa kali naman lahat ng tao ganun. Napunta ka lang talaga sa ano, yung mga maling kamay. Sana, parang palagi na lang ata. Hindi. Hindi naman kasi lahat ganun. Kasi marami naman dyan, di ba? Marami naman dyan. Maayos naman. Pass is pass na yun. Kung ano, hindi naman siya nagsabi na wala na kami. Siyempre. Ano ba naman ako, pipilit ko yung sarili ko sa kanya. Ito na lang sa akin. Kung maging ano man tayo, friends muna, kasi hirap na yung tulad mo, naniwala ako sa kanya, naniwala ako, alam mo, nahuhog na yung loob ko sa kanya talaga sa totoo lang. Wala na kayong communication. Nung siguro mga mag-isang buwan, hindi na. Okay. Ma'am, bukod po doon sa I love you, ma'am, gaano pa kalalim yung relasyon ninyo, ang dalawa? Bukod sa I love you too, balita ng I love you. Nag-joke. Joke-joke lang kami, nag-joke. Minsan lang kami nag-usap sa ano, sa video call. Kasi lagi daw yung busy. Okay. Yun lang. Ilang yung anak mo? May anak ka ba? May anak ka?
Ah, may isa. Isa. Babae or lalaki? Babae. Ah. Yun nga ang hanap ko eh, babae yung maging. Diba Sir DJ, may dalawa yung ano, napamahal na yung sa akin. Bibilan ko nga sana yung ng ano, pag-uwi ko ngayon ng ano, ng June, first week. Bilan ko na yun ng ano, ng tablet. Sir DJ, ang sabi niya sa akin, noong December, sinabi ko sa kanya, ano bang magandang bigyan ng sa anak ko mo? Damit or pera na lang? Sabi niya, cellphone na lang daw. Cellphone ko na lang daw bigyan yung anak mo. Yung parang siya pa yung nag-ano kung ano ibibigay. Diba? Diba dapat sabihin mo, ikaw kung anong gusto mo ibibigay, kung anong gusto mo, di okay lang. Siya, sabi niya, cellphone daw ibibigay sa anak niya. Okay. Sige. Move on ka po muna, ma'am, doon sa ex mo. Si sir po muna kausapin mo. Forward yun. Sige. Isa po, anak mo, na lang, sir. Yun na lang ang ano. Yun na lang ang ano sa akin na sana hindi lang maulit, hindi maulitin kasi hirap kasi pag ano. Oo, ganun. Mahirap talaga yun. Kung laging paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang. Kasal ka ba sa asawa mo? Hindi. Kinasal ka? Hindi. Yun lang din kami. Ako may ano ko nung kalibin ako pero wala na yun. Isang taon na. Sa akin, matagal na, ano na. Mga 14 years, ganun mayroon na. Kasi, nung nawala yun siya, 6 months pa lang yung anak namin nun eh. Namatay, sir? Namatay yes. Po ba? Opo, sir. Ako rin din namatay. 6 months pa lang yung nandito ako ngayon sa Batangas. Trabaho. Zamboanga City ako eh. Layo mo pala? Zamboanga City. Ilang taon ka nga? 35. O bagay? 35 po. Magpo-41 na ako. Alas? Magpo-41 na ako. Okay lang, sir? Layo naman. Wala naman problema niya sa edad, sir. Hindi naman, DJ, hindi naman kasi nililibil yung edad ng isang pagkamahal mo. May mga anak naman na kayo pareho . Pero ma'am, kakahiwalay lang po ba ninyo sa kalibin partner mo? Isang taon pa lang? Isang taon na po. Hindi, mag-isang taon pa lang pa. Ngayon, no, March. Isang taon. Kasi nasa Pinas naman po siya, no? 12 years kami noon. Nagsama? 12 years kami noon. Nagsama, pero... Pero dito nga kami sa Riyadh, nagkahiwalay. Wala nang communication. Ganun na lang. 35, 41, magpo-41 ako. Diyos niyo, diba? Okay lang. Okay lang yun. Hindi. Ang importante, tawag dito. Walang sabit. Ako talaga, walang sabit. Hindi naman din ako sasali dito kung may sabit ako. Pero alam mo, yung sinasabi mo lang, hindi daw sasali na walang sabit, pero yung iba... May mga ano pa, may ibang tatkat pa ng iba. Makikita mo naman yan nandun sa ano ko eh. Kung titingnan mo, makikita mo naman yan dun. Yun na lang. Ilang taon na yung anak mo? 14. Oh, yung batin mo? Ano pa lang anak mo? Three na yung panganay ko. 18 yung bunso ko. Ano, puro lalaki? Puro lalaki, walang babae. Nasaan sila ngayon?
Nasa ano, Sambuanga na, kapatid ko. Sambuanga? Eh, ikaw, nasa Sambuanga ka rin ngayon sa... Saan ka nga ulit? Sa Riyadh. Pauwi na ako ngayon, June. Ah, pauwi ka na? Pauwi na ako ngayon. Pauwi na. Malapit ka na, uwi. June. Ma first ata, matapos lang yung Ramadan. Ano ka? Muslim? Muslim ka? Ay, hindi. Christian. Ano nga pa? Ano nga pangalan mo? Christian. Hmm? Dora. Doris. Ah, Doris. Doris. Doris? Sabi ko na Doris eh. Doris. Hindi kasi di ko makita yung pangalan mo dito eh. Sa akin lang yung nakikita ko eh. Doris, Doris kasi yung nakalagay dito kay mamo. Sabi ko Doris to. Or si Dora. Explorer. Parang, parang malamig yata dyan. Kinalamig ako. Malamig. Winter ako nga pinagpawisan. Ako nga pinagpawisan kasi first time ko eh. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko eh. Ilakasan ko lang na lang loob ko eh. Wala na, dumikit ka na ma'am. Lumipat kasi nung pisto si madam siguro. Masyadong nilas, nilamig. May na-signal niya. May na-signal niya. Lumipat kasi ng pwisto eh. Kasi nilalamig daw siya. Winter kasi. Isang buwan na lang, tiis-tiis lang konti ha. Doon po sa mga nagpapala ng mga snow dyan. Mm-mm. Sige. Wala na. I-cancel mo nga muna, sir. Tawagan natin ulit. Yeah. Oo. Sige. Tawagan ko nga po ulit si madam. Sabi nila wala pong namamatay sa sobrang init pero sa sobrang lamig marami daw nagkakatiskog. Gag... Kasi pag... Kasi pag malamig, hindi sila naliligo. Wala na ho talaga, sir. Ayun na lang, sir. I-chat mo si ma'am. I-chat mo sa dyan. Tapos, hintayin mo na lang na mag-reply. Tapos, pagpatuloy niyo pag-uusap ninyo. Thank you, ha. Wanted, sweetheart. Good luck. Ayun, ay, bumalik. Nawala yung signal ko. Nawala yung signal ko dun. Nawala? Dito naman kasi maganda na yung signal ko dito. Tanong, naman, eh. Tanong po kayo ulit, ma'am. Ayun yun lang. Pagka seryoso sa buhay, di wala problema naman. Kailangan naman seryoso sa buhay. Ganun na naman talaga dapat kailangan. Ako nga naghanap ng ganun kasi lang... Wala pa akong natatagpuan. Hala. Sige. Sige, sige, sige. Kasi medyo maingay na. Hindi na rin gumagalaw na si ma'am, no? Ayun na lang po, sir, ha? Ang sabi ko po kanina, i-chat mo na lang siya tapos para magpatuloy kasi kayo sa pag-uusap. Maraming salamat. Oras natin, 51 minutes after 12. Oras dito sa May Pinas. Wanted. Sweetheart. Sweetheart. Laila Taginota, maraming salamat po. Good afternoon eh. Mag-alauna na. So, mayong hapon sa iyo. Thank you, thank you. Wanted. Sweetheart. Wanted. Sweetheart. Stand by. Susunod. Nasa Viber. Try po natin line 2 natin ha, yung Viber kasi almost 2 months.
dalawang buwan na po natin hindi nasubukan ito. Sana okay na. Kasi nung nakaraan po kasi hindi na update ang system ng Viber. Kaya pag pinapanood po natin sila, sobrang lag, no? Ito po. Si Gina at saka si Ruel. Ma'am Jean, ma'am, sintro po kayo sa camera, ma'am. Malayo po yata kayo, no? Aha. Sintro po, lapit po sa camera. Ayan. Aha. Saan po ba kayo ngayon, ma'am Jenna? Anong lugar, ma'am? Po? Dasmariñas, Cavite. Ah, Dasmariñas, Cavite. Pwede po ba ninyong hawakan na lang yung cellphone ninyo? Kasi may hina po ang boses para makapasok po yung ano, yung boses. Mahina po kasi boses ninyo, ma'am, nawawala-wala po. Kaya siguro hawakan niyo po yung cellphone para malapit po sa inyo. Ayan, hawakan niyo po. Sir Roel, sir, saan po kayo ngayon, sir? Anong lugar? Roel? Pabanda po. Tika lang, oh. Naglalag po kasi, no? Nag-eco, no? Parang hindi maintindi. Sir, nasa loob ba kayo ng CR, sir? Ay, nagko-connecting siya, manager. Mahina ang signal. Opo, pakiayos na lang po muna. Pero, ganun na rin po ba sa'yo dyan? Wala eh, nagko-connecting po dito. Pero pag ganito pong nagko-connecting, sadyang doon po mahina yung signal niya. Ha? Sir, nasa CR po ba kayo ngayon, sir? Maingay po talaga, manager. Hindi maintindihan. Hindi klaro, no? Nagko-connecting siya, oh. Naglalag po. Ilang taon po yun, girl? Ilang taon po? Ha? Yung boy ilang taon? 44 yung boy. 45 yung girl. Test mo na lang po siguro yung ano, yung kay boy. Kay girl medyo okay. Ibig po sabihin nun, kay boy talaga may problema. Okay na siguro yung fiber, no? Pwede na po kami makatanggap ng mga magpapa-line up sa Viber, ha. Hanapin niyo po account namin sa Viber. Kung gusto po ninyo, no? Fishing line niya. Ah, yun lang. Ayun, wala na. Try na. Saglit lang po, ha. Kung ayaw mo, sir, pwede naman. Bigay ko mamaya. Bigay ko na lang si girl kay Rio. Rio. Alam ko yung mga type mo, Rio, eh. Kilala kita. Pati yung kaliskis mo, Rio. Wanted. Sweetheart. Alam na alam ko kung ano yung mga tipo mo sa isang babae. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Oras natin, we've got 57 minutes after 12, 3 minutes before 1. Naglalag talaga. Pati po dyan, naglalag din. Meaning, nasa kanya may problema. Yung system siguro okay na. Okay.
Siriyo nga. Kung kasi alam ko yung mga taste na Riyo eh. Pa. Ayaw ko DG new. Ano na naman? Akig ka na naman Riyo. Alam na alam ko yung mga type mo sa babae Riyo. Wag ako Riyo, wag ako. kilala kita, kayong kaliskis mo. Pati kulay ng bone marrow mo, kilala ko yan. Makakin mo ba naman nag-post siya ng picture niya? Tapos may nag-comment. DJ, hi Riyo Pogi. Sabi niya, thank you, pero hindi ako gwapo. Parang kanta lang na liron-liron sinta tapos dinugtungan niya ng bahay kubo. Parang ganun. Remix ba? Remix. Kasi DJ siya eh. Mahilig mag-remix. Kaya nung may nag-comment, Riyo, ang pogi mo. Thank you po. Pero hindi ako gwapo. Huwag ka naman madamot, Riyo. Ibigay mo naman ng kapugi, ang gwapo sa iba. Pogi ka na nga eh. Gusto mo talaga, pogi ka, gwapo pa. Ibigay mo naman sa akin yung ano, yung gwapo, kasi pogi ka na. Dalok-dalok si imo kruno. Okay, sige. No. Meron na. Ano pong si Roberto at saka si Gina. Okay, sige. Ang dami kasi oh. Sweetheart. Parang sobrang liwanag guys sir, no? Ma'am, namumukhaan mo naman po si Sir Roberto. Klaro naman, ma'am. Pa? Wala, di po man namin maintindihan boses niyo, ma'am. Hawakan niyo po ang cellphone, ma'am. Try po ninyo. Naka-bluetooth po ba kayo? Naka-loudspeaker or naka-cord, ma'am? Na headset. Hindi ako naka-headset. Okay. Try nyo po hawakan yung sige. Hawakan. Tika lang ho. Bawas-bawasan nga po ninyo yung volume, sir. Bawasan nyo po muna yung volume ng cellphone ninyo. Yung kaya lang po ninyo marinig ang busis ko. Kasi bumabalik po ang busis ko na pangit. Opo. Nagtutokbak po tayo, hindi tayo magkakaintindihan mamaya. Pag ano po, pag sobrang lakas po ng volume ninyo, no? Ma'am Jenna, saan po kayo ngayon, ma'am? Dasma Cavite. Aha, no. Maingay talaga, masakit sa dulunggan, no. Balikan ko na lang po kayo kung maayos po 'yan, no. Ay, alam mo. Saka na manager, pasuyo nga po muna. Di ko po alam kung kay sir or kay ma'am po ang may problema. Sweetheart.
Kasi po kanina si girl, mas ahead lang po ng isang taon doon kay boy. Ngayon siguro, match-match na sila. 45 si girl, 44 si boy kanina, no? 45 si girl ngayon. Sige. 103 na ng hapon. Tayo nagtinong ka Rio, ha? Nagtinong ka Rio. Rio, nagtinong ka Rio, ha? Kasi yung nakausap mo dito nung nakaraan, di ba sabi mo, ano, friend lang kayo. Si Yasmin din name nun eh, no? Friend lang pala kayong dalawa. So join ka ulit. Kung ayaw, hindi pa rin mag-work mamaya, trust tong boy, pwede po natin eh. Pwede kita isa lang. Match kita doon kay madam. Kasi ganun naman yung edad nun eh, 45. Oh, di ba yung mga nakausap mo dati, tag line of 4. Yung huli nga pong nakausap mo, parang ano eh, approaching 50 na po yun eh, no? Tama po ba? Yung huli mong nakausap si Yasmin. Pero yung ex mo si Yasmin, parang ano yun eh, 44 din po yata, 42. Hindi, alam na. Okay, sige. Ox na. Sana naman okay na, no? Tawagan po natin. Alright. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Okay na po ba? No, ma'am Gina. No? Ilang taon po kayo, ma'am, ulit? 45. Ma'am, hawakan niyo po ang cellphone, ma'am. Huwag po ninyo ipatong, ma'am. Kasi bumabalik po, nag-humming po, no? Pag ipatong po kasi ninyo, nagbabibrate po yan dyan sa ano po ninyo, pinapatungan. Bumalik po yan sa microphone, papasok, maririnig po namin. No? 45 years old, no? Si Madam Jenna. Ikaw po, Sir Roberto, sir, ilang taon? 58. So, ma'am, okay lang po ba, ma'am? Kanina, yung... 58. Sige, sige. Usap na lang po kayong dalawa. Timer! Pasok. Anong name niyo, ma'am? Gina. Taga saan kayo? Taga Dasmariñas, Cavite. Natira ako dyan eh. Sa Silang. Ay, sa Silang. Ang malapit lang dito ang Silang. Dyan kami. Sa Silang sa... sa may FCIA. FCIA? Sa may FCIA. Dito lang. Malapit sa may Palapala. Ay, kaya nga, malapit nga yun eh, sa may, yung FCIA. Oo, malapit lang doon. Sa may flyover. Oo. Sa Palapala kayo. Palapala. Ilang taon nga po kayo ulit, sir? 58. Ikaw, ma'am? 45. 13 years. Okay lang po kaya yan, sir? Okay, no? Ma'am, sa'yo ma'am, okay lang? Okay lang. Okay lang, okay kayo. Yes, okay. Hello. Hello. May asawa kayo? Wala na, single mother ko. Ilan ang anak mo? Dalawa. Mabait lalaki? Puro babae. Ako puro babae din. Puro babae anak mo? Apat anak mo? Ano ba? Ano ka na? May asawa ka pa? Wala. Wala na. Yung tatlo, may asawa na. Uso, tapa. Hindi, teka, pala ka talaga. Sir?
Tagapala-pala ka talaga. Ano? Wala na kami dyan sa ano na kami, sa 13 na kami. Ah, 13. Eh, napupunta rin ako dun eh. Sa may pagawaan ng paputok. Huli ng bahay. Biyuda po kayo, ma'am, o hiwalay sa asawa? Biyuda na po. Biyuda na, DJ. Ilang taon na, ma'am? Bago lang, mga ano. Ilang taon na. Ah, tagal na. Nakaakyat na yun sa langit. Bago ko pala eh. Isang taon pala. Sir, hindi po kasi kayo klaro, sir. Parang may usok po sa kamera ninyo. Pakipunas nga po, sir, lens ng kamera mo. Para, ano, kasi nagre-reklamo yung mga senior citizen na mga viewers natin kasi yung mga, alam mo na, medyo malabo. Hindi ka makita, sir. Yeah, malinaw na. Wala, ganun pa rin. Baka sa kamera mo talaga, no? Kay ma'am, klarong-klaro eh. Napakaliwanag eh. Kita ang BOT. Alam niyo yung ano dyan, hospital ng Korea. At rese. Oo, tapit lang doon sa amin. Ah, malapit ka ron? Oo. Anong taong ka lang namin? Sir. Oo. Ah. Ilang taong ka lang namin, biyuda? Ilang taon na? Isang taon? Wala pa, hindi pa matagal. Hindi, kako, ilang taon ka lang, biyuda? Ma'am, ilang... Ilang taon daw po kayong biyuda, ma'am? Walang asawa? Walang katabi, ma'am? Ilang taon na po? Isang taon lang. Isang taon, sir. Isang taon. Sariwa pa yan. Sariwa ba? Pero pwede na magmahal ulit, ma'am. Naka-move on na. Hindi pa. Ha? Na ano pa, paano yung asawa ko. Ay. Sariwa pa na yan, isang taon. Ilang taon na yung panganay mo? Ano na siya? 29. Ah, bata pa. Ayun, bunso. Ano siya? 20. Magkasunod lang. Wala pang mga asawa, nagtatrabaho sa mga kumpanya. Ano maganda din nakatulong sa'yo? Ako, sabi ko maganda makakatulong sa'yo. Opo. Ma'am, narinig po ninyo si Sir, ma'am? Ah, narinig ko. Okay. Okay naman daw, kahit papaano, nakakatulong na po yung mga anak mo sa'yo, ma'am. Ganon. Katulong naman, pero hindi naman ako, ano, may trabaho naman rin ako, nanay nila. Ah, okay. Good, no? Ah, ilang taon nga po panganay nyo, ma'am? 29. Ilang taon po kayo nag-asawa? 29 na po pala yung panganay mo. Ano, nag-asawa ako, 16. Ah, 16. Bata pa, no? Batang-bata, no? Magsasalita kayo, ma'am. Huwag kayong mahihiya. Ha? Magsasalita kayo, mahihiya. First time ko lang kasi ngayon, DJ. Ba't ako first time ko? Pagkat na ako nag-ano kayo. Ngayon lang, ano, first time na nakakahiya. Ako, first time ko. First time. Hindi ba, hindi yung pangalan ko?
Yes. Ako yung pangalan ko, hindi mo tatanungin. Ay, pangalan mo. Nalimutan. Ano ba pangalan mo, sir? Bert. Ha? Bert. Bert. Ma? Bert? Bert. Oo. Bert, full name ko. Roberto. Okay. Ay, ikaw, saan ka pumapasok? Ha? Saan ka pumapasok? Saan ako pumapasok sa butika? Ha? Practices ka pala? Mm-mm. Saan sa butika dyan? Saan ka pumapasok? Sa may ano? Imus? Ha? Sa Imus? Mm-hmm. May mga tiyan ako dyan. Sa nagbaleta. Tapos, meron pa dito sa kilang. Sa kasilang? Sa bypass. Alam mo yun? Pa, alam mo. Imus lang alam ko pati dito sa may ano. Hindi naman kasi ako pala para ano, palalakad. Okay, ang isa ganyan. Trabaho ng trabaho na lang. Adyak na rin na sa komite. Ako, kabataan ako. Pero matagal akong nag-drive dyan sa Cavite. Family driver. Ha? Family driver ka? Koreano. Nung pumutok yung pagawa ng paputok dyan, nandyan pa ako. Dyan, sa 13. Sama na sa 13. Hindi, pumutok na ako yung pagawa ng paputok dyan. Di ba, sumabog yung pagawa ng paputok dyan sa 13. Ay, hindi pa kasi ako. Bago lang kasi kami dyan. Ah, hindi ka pala ako. Ah, ano? Dalawang taon pa lang kami. Ah, hindi ka pala purong taga Cavite. Kasi bagong kuha namin yung bahay dyan, dyan sa may ano, sa may 13, malapit sa SM, 13. Ah, kaya anong problems mo? Ano, kubo, saya. Matatapang daw yung Cebuana. Oo. Oh. Ikaw kuya, anong, ano mo? Bisaya, ma'am? Hindi. Tagalog ako. Ha? Tagalog. Ah, Tagalog. Pure? Oo. Sir, hindi po talaga kayo kita, sir. Lapit po kaya kayo sa camera, sir. Para, ano, para kayo po, maklaro po kayo, sir. Mahina pati yung boses mo, sir. Hindi marinig, eh. Mm. Mahina yung boses ko? Mahina talaga yung boses ni sir. Gayahin nyo si ma'am, ilapit nyo po yung cellphone sa inyo. Ayan. Kaya malapit na. Okay na yan. Okay na yan. Dali dyan ako, Pasig. Dami mo naman lugar? Oo, oh, hindi. Dyan talaga ako lumaki sa Pasig. Ayan. Nakapag-asawa ako dito sa Aklan. Ah, sa Aklan? Hindi, Bataan. Anong ka? Anong kaan? Bataan. Bataan. Ah, Bataan. Kala ko ng kaan. Dito ako nakapag-asawa. Anong gamot, ma'am, para sa lumakas ang pandinig, ma'am? Yay! Ah, hindi, kasi pharmacist kayo, nasa butika kayo, nagbibinta ng gamot pag tinanong kayo ng customer. Ano pwede sa taingan, ano, brado? O, oh, yun, ano pwede mo i-gamot ibigay, ma'am? Ha? Ah? Ano, patuli? Hindi, cotton badge? Hindi, gamot. Ano pwede? Kasi ano, kung mahina yung boses ko, may tonsil kasi ko eh.
Ma'am, ang sabi niyo po hindi pa ho kayo naka-move on, ma'am, paano po 'yan? Pero tumatanggap naman po kayo naman liligaw. Okay naman. Okay lang naman. Pero hindi pa seryosohin. Ah, ganoon. Tatanggap ka naman liligaw pero kumbaga tutulungan ka pa. Tutulungan ka muna pahilumin yung sugat, ganoon. Ang ganda. Parang ganun, DJ. Hindi, lagyan niyo po ng Betadine din, ma'am, di ba? Sa pharmacy kayo. Para madali matuyo. Ganun ba? Hello? Hello? Sir DJ. Yes, sir. Sir DJ. Po. Paano ito? Duduti na ako. May pasok ko sa iyo. Ma'am, pasensya na po ha. May pasok ko sa iyo. Duduti muna ako. Dadrive ka sa iyo. Okay lang, ma'am. Okay lang. Pwede naman kayo magpatuloy sa pag-uusap ninyo eh, kahit naka-off-cam na. No? Kung gusto po ninyo, magbigayan po kayo ng Facebook ninyo para connected kayo sa isa't isa. No? Friend-friend po muna. Thank you so much. Wanted, sweetheart. Mag-ingat sa pagmaniyo, sir. Thank you po. Sige. Pahilom pa lang hinahanap ni Ma'am ngayon. Kasi hindi pa daw ready na pasukan. Napasukan ang kanyang buhay para umibig muli. Twenty minutes after 1 o'clock. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Masadya ini karon. Rizal Poras na Happy Tuesday. Maraming salamat po. PM lang po sa hotline natin na sa mga interesado na sumali. Dapat open-minded. Wala pong sabit. Asawa, boyfriend, girlfriend, kalibin. Na. Number one rule po namin, bawal po ang pikon. Pwede tikalon. Na. Open-minded, ibig po sabihin nun. No? Pero kung seryoso ka, ayaw mo nang binibiro ka, mapikon ka, huwag ka na pong sumali. Sa off-cam na po kayo magseryoso para masaya po programa natin, ha? Pag off-cam na, pag kayo na lang po dalawa, wala pong nanonood sa inyo, birada. Para kahit papano naman, hindi lang po kayo ang masaya, mapasaya ang sarili, kundi pati rin mga audience natin. Pati rin ako kikiligin. Ito po ang purpose. Yan ang pakay po natin. No? Na mapasaya po natin mga pick-up viewers natin. The same time, yung mga mapanood replay, mga viewers natin. Manager? Sige, kanta ko eh. Ewan ko, bot sa langaw. Para sabihin sa'yo ang nagaan, mga pag-ibig ko'y panandalian lamang. Yakap at halik sa aking nakamtang, bago pa kita minahal. Pag-ibig na walang dangal ang alay ko sa'yo, paano kung malaman mo
Paano kung malaman mo naging kahapon ko? Mahalin mo pa kaya ako? Ibig na walang dangal ang alay ko sa'yo. Matatanggap mo ba ako? Matatanggap mo bang lahat ng kasawian ko? Kaya'y iwanan mo. Ibig mong pagtapat lahat sa'yo sinta. Ako'y masaktan na sa iba'y lumikaya. Sana'y malaman mo ako'y nagbago na dahil sa mahal kita. Pag-ibig na walang dangal ang alay ko sa'yo. Paano kung malaman mo? Paano kung malaman mo naging kahapon ko? Mahalin mo pa kaya ako? Pag-ibig na walang dangal ang alay ko sa'yo. Matatanggap mo ba ako? Matatanggap mo bang lahat ng kasawian ko? Kaya'y iwanan mo. Pag-ibig na walang dangal, ha? Doon po sa mga nabiktima ng ng pag-ibig, no? Ilang beses nila na silang sinaktan, no? Huwag po kayong matakot magmahal ulit, no? Sayang lang ang buhay natin dito sa mundo. 'Di ba? Okay lang 'yan. Try and try, sabi daw nila. Kasi yung totoong tao, tanggapin ka kahit sino ka, no? Basta nagpakatotoo ka. Kung talagang mahal ka noon, tatanggapin ka niya. Walang pakialam 'yon sa mga nakaraan mo. Di po ba? Basta, siguraduhin mo lang na, di baling marami kang nakaraan, basta siya'y panghuli. Okay na, manager. Mas hindi naman din malabot karong istorya ta. Okay. Nasa vibe. Kimo? Si Ruel at saka si Miel, no? Nasa linya. Yes. Hindi po baling marami kang nakaraan. Basta, pag nagmahal ka, siya na ang huli. Sana all. Alright. Nasa Viber, no? Si Ruel. Ito po yan kanina, manager. Ay, mahina pa rin yung signal niya. Naglalag. Ganon pa rin, ha? Hindi gumagalaw. Siya po dapat yung makakausap ni girl kanina. At saka si Mel, hindi rin sinasagot. Mahina signal ni Sir Will. Cecilia Iwagaya, maraming salamat. Cecilia Igawaya, thank you so much. Kay Garmi Garbosa, Garmi Garbosa, thank you, thank you. Rizal Poras, and of course kay Laila Taginota. 27 minutes after 1.
alright na si pinifix pa ni manager yung mga signal. Si girl kasi hindi rin sinasagot yung tawag, no? Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Sinyas lang, Nanay Pearl. 28 minutos ang nakalipas sa alauna. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Ibalik natin, ibalik. Abira-bira. Puro pang babae. Hindi ako isang laruan na kung ayaw mo na'y iyong papalitan. Matapos ang kinin, pag-ibig ko't tangal, iniwan mo ko, may dusan tumaan. Pangako mo'y walang natupad, pagkat pag-ibig mo pala sa aking huwag. Bigo ang puso ko, sa'yo'y naghahangad. O kay sakit naman, sinabi niya rin pala. Hindi ako laruan na iyong iiwan. Matapos ang kinin at pagsawaan, ako'y may damdamin, marunong masaktan. Tulad mo rin ako, puso'y nasusugatan. Ibigay sa'yo ang puso ko't damay. Akala ko noon, pag-ibig mo'y tunay. Kunyari lang pala ang iyong pagmamahal. Hindi ako laruan na iyong iiwan. Matapos ang kinin at pagsawaan, ako'y may damdamin, marunong masaktan. Tulad mo rin ako, may puso na susugatan. Hindi ako laruan na iyong iiwan. Matapos ang kinin at pagsawaan, ako'y may damdamin, marunong masaktan. Tulad mo rin ako, may puso na susugatan. Si Marjel kasi tawa ng tawa. Pinakanta mo ako tapos tawanan ng tumama. Pinakanta ako tapos tawanan ng tawanan. Asaway. Lyrics lang naman po importante. Doon di yung kumakanta. Oh. Yung kinakanta, yung pakinggan mo yung lyrics, di ba? Hindi ako laruan. Oh. Na yung iiwan. Pagkatapos ang kinin at pagsawaan. Oh, di ba? Hmm. May bukod sa mga babae, may mga lalaki din ang pinagsawaan. Pagkatapos makuha yung pagkalalaki, iniiwan na. Hmm. Taas kamay mga sir, doon po sa mga pinagsawaan. DJ, DJ.
Si Nanay Pearl kasi pinapakanta ko tapos pagtatawanan. Hindi mo nami. Si Ronald pagkatapos si Loida. Wanted, sweetheart. Ito na. Wanted, sweetheart. Ganda yung programa natin, sinisira ko tuloy kay. Gusto mo pakantahin ako ng pakantahin. Si Ma'am Loida. Ma'am Loida, saan po kayong ma'am? Anong lugar? Dito po ako sa UAE, sir, DJ. UAE. Wala pong asawa, boyfriend ngayon, ma'am? Wanted, sweetheart. Po. Wala. Okay. 100%, 35 single. Biyuda na? Biyuda? Biyuda po. Mag-3 years po ngayong March. Kaya pala certified, no? Ikaw po, sir. Ronald, saan po kayo ngayon, sir? Dito po sa Pambanga. Nakasali ka na ng mga nakaraan, ho? Kamusta yung huli mong nakausap, sir? Yes. Wala na po, hindi na po idol na gano'n, nag-appear eh. Ayun lang, no? After ng live, wala na? Wala na po, hindi na po nag-reply eh. Ah, sige. Usap po kayo ni Ma'am Loida. Timer start! Paso. Wanted, sweetheart. Nasaan po kayo ngayon? Dito ako sa UAE, sa Dubai. Dubai. Galing po ako ng Riyadh dati. Dati rin ako sa Riyadh. 4 years ako doon. Since 2013 until 17. Ikaw, sir? Riyadh po ako dito 2003. 2003 lang. 2003 and 2013. Kayo po, kamusta po ang love life nyo? Wala ba kayo? Bakit sumali ka dito? Wala ka ba talagang asawa? Ay, hindi naman. Bawal po kasi yung sabi ni Idol, DJ, bawal po yung may jowa, may asawa, at saka yung hindi nagsasabi ng totoo. Eh, oo nga. Marami naman din po kasing nagpipretend dito na mga single, hiwalay sa asawa, balo, di ba? Pang-apat ko na po ito ngayon. Huwag naman, sir. Wala kang panghawak. Mababawas ang panghawak mo sa pagtatrabaho ba? kasi talaga po nag-aanap po talaga ako yung pang-forever. Oh, wala na daw forever ngayon, sabi. Ilan taon kayo, ma'am? Ay, pwede ba James question? No, 52 na ako. Ikaw, sir, ilan taon ka na? Matanda po kayo sa akin, 47 lang pa ako. Oo, matanda talaga ako. Mahirap ako makakita ng kalibel ko dito. Kaya ngayon lang ako napatawag kay, natawagan ni Sir DJ. Thank you, Sir DJ! Enjoy lang po yan kasi para nakikita po yung programa ni Idol DJ sa live. Na marami talaga nag-ano po sumasali dito sa kanyang programa. Mabuti nga natin po na wala yung madam ko ngayon, nasa ospital, kaya nagkaroon ako ng time ngayon magsabi kay DJ. Ilan taon na po kayo sa ano? Ilan taon na po kayo? Ako? Diba kasasabi ko lang? Sa Dubai. Magpa-5 years ako dito sa October. Dinadaanan lang po namin yan. Stopover po kami dyan pagkagaling ng Riyadh. Stopover kami ng airport. Ngayon po, good ka na. Hindi ka na nag-abroad. Hindi na po ako, dito na po ako inabutan ng pandemic. Ay, sa bagay. Hindi po kami nahahawa sa mga COVID na yan. Nung pandemic, nung kasagsagan yan, hindi nga ako nakauwi nung namatay yung asawa ko kasi nga sarado lahat, di ba, pandemic. Kaya nakauwi ako 21 na. Matagal na po ang living ba bago ako nakauwi. Medyo maluwag-luwag na yung
ano nun, may quarantine pa rin ako nung naka-uwi ako. 7 days ako sa hotel. Quarantine ba? Hindi naman ako wala. Hindi naman po kayo alat ang 52. Eh? Ito naman. Ilan ang anak mo? Kasi marunong kayo magdala. Marunong po kayo magdala sa katawan. Oh, ganun. Thank you. Sana hindi bola yan. Hindi po, hindi po. Kasi parang po talaga ako, nagsasabi po ako, wala naman po ako mapapala na hindi ko sasabihin yung hindi totoo, di ba? Kumbaga prank lang po magkarita. May salamat naman kung totoo. Sa ngayon, maniniwala ako. Ikaw, sir, ilan lang anak mo, sir? Pwede ba matanong? Dalawa lang, ah. Ako, 3. 2 boy, 1 girl. Ako, wala po lalaki. Babae. Ah, pero may pangasawa na lang. Yung pong panganay ko, magsi-70 na sa Marso na to. Tapos yung gusto ko sa September, 10 na. Malayo po kasi ako eh. Malayo saan po ako. Saan lugar mo siya? Saan Pampanga ka ngayon? Pampanga po, Pampanga. Ay, Pampanga. Pangala to. Pisa nyo. Laguna talaga kami, Tagalog. Nagkarlan, Laguna. Nagkarlan. Sa may ano, may daan po doon papuntang Antipolo, Asinag. Dati po ako natin sa lugar rin yun na yun. Anong pinamatay ng asawa mo, sir? Patay ba o hiwalay? Sorry ha, hindi ko naintindihan before eh. Siya po nakipag-hiwalay sa akin. Ah, may ganun. Wow. Bakit ka naman iniwan? Bakit marami kang kasalanan kaya iniwan ka? Hindi, madam, kasi kung ikukwento ko, baka mauubusan tayo ng oras. Baka mang proseso. Pero ako, hindi lang po yung istorya ko sa inyo. Kasi sa totoo lang, nung panahon na nasa abroad ako, okay pa kami. Tapos nagbiyahe ako sa pier ng trailer sa Manila, okay pa rin. Nung matambay lang ako na wala ng trabaho, yun, doon na nag-upisa. Ah, involved ang financial problem ba? Parang ganun. Financial. Yes. Tara. Marami talaga. Ganyan, sir. Ala po kasi ako, dito po sa amin, dati po nakatira sa kanila. Ngayon, noong November 5, nag-aya po umuwi sa amin. Tapos November 8, umuwi muna sa kanila kasi aniyan po ng palay. Ngayon, nag-apply ako sa tracking, natanggap naman kagad ako. Ayun, doon na po kasi. Pero kahit po wala po akong biyahe sa truck, tracking po kasi ako madang tracking. Ngayon, ay, hindi po ako pinagmamalay ako habang ala akong biyahe. So, ilang years na po kayong hiwalay, sir, ni madam, ni ma'am? 2 years, 3 months. Oh, tanda-tanda talaga, no? So, after po nun, November 10, 2021. So, after po nung hiwalayan niya, sir, nagkaroon ba kayo ng mga girlfriend or chatmate or ano lang po tapos hindi mo nakikita ganun. Tapos bigla na lang maglalaho parang bula kasi po talaga ako busy po basta nang gabi ako tutok po ako sa biyahe kasi minsan Monday hanggang Sunday may biyahe po ako eh wala kang time no time for love ba? Madalang lang yung Sunday may biyahe. Kaya lang, pag nagpaalam ako sa boss ko, magbibigyan ako kung meron akong makakamit. So, hindi mo naman nakaka-eyeball ba? Eyeball ba? Mabait naman po. Just... Mabait naman po yung boss ko. Ah, mabait. Buti naman nakatagpo ka ng mabait na boss. Bihira makatagpo ng mabait na amo, kagaya dito sa amin. Bihira din makatagpo ng mababait na amo, kaya nagtatagal kayo. Napaswerte ka minsan. Yung iba naman,
minamalas. Kahit sa ang bansa, kahit sa ang lugar, pag makatsyempo ka ng magandang amo, magtatagal ka, di ba? Oh, katulad po ng ano, katulad po yung sa Riyadh, almost 7 years, 2003, 2010, kung hindi lang po nagsara, hindi po ako ialis doon kasi napakagandang company yun. Mm-hmm. Tapos, kung po ako nag-exit, baka sakali ako sa Riyadh ulit, hindi rin maganda. Kaya naka 2 years lang po, umuwi na ako. Pero nagkatar ako, hindi rin maganda. Umuwi rin ako. Saan ka sa Riyadh, sir? Anong exit ka sa Riyadh? Anong exit ka sa Riyadh nung time na nandun? Sa Alcarts. Ano exit? Sa Alcarts po, Alcarts. Ah, malayo. Parang probinsya yun dito. Para bang probinsya yun? Hindi po, ano po yun? Dito lang sa bukod sa may, malapit lang po sa Bata. Ah, sa may Bata. Alcarts Road. Dating sa Bata, pero dinig ko yung Bata. Parang ang sarap pumunta dyan. Bata, kaya lang madami kasing mga, ano ang tawag doon? Yung mga nanghuhuli ba? Pagpunta ka sa Bata. Diba maraming bawa? Mas masarap po sa Dubai. Mas masarap po sa Dubai. Ha? Sa Dubai po ang masarap. Ay, masarap nga sa Dubai. Pero, depende sa Dubai kung nasa city ka. Eh, kagaya ko dito ako sa probinsya, UAE ako. Hindi kami nakaasa sa Dubai. Walang probinsya din dyan. Sa dulo po kayo, malayo po kayo sa bayan. May boundary na kami ng Oman. Oman. Ah, malapit po kayo sa ano, sa ginawa namin karsada, Oman din, sa may anong pangalan yung ginawa namin bago ako umuwi. May ginawa po kami dato eh. Tagusan po ng Riyadh yun. Borders ng Oman. Dun, dito kami, malapit kami, ano na kami, bundirin kami. Oman. Ano yung ano, kami po yung nag, ano, ng, ano, ng mga pipeline sa tubig. Nakakarsada. Nawala si Sir Dito. Kailan po kayo umuwi nung vlog? Dito lang ako, mama. Kailan po kayo umuwi? Ha? 2021. Ako nag-uwi ng Pinas. Okay, ano na po kayo? Magti-3 years na kayo yan. Oo, magti-3 years. Straight ako, 3 years. Hindi muna ako umuwi. Kay malungkot ba? Sino uwian ko sa amin? Eh, ang mga anak ko may kanya-kanya naman ng pamilya. Diba? Balay niyo po. Alay niyo, pag-uwi niyo, meron na. Ay, inshallah. Okay, hindi naman tayo naghahanap ng ano, yan ikusang darating kung talagang meron pang darating, di ba? Pero sa ngayon, siyempre, nararamdaman ko yung lungkot. Kaya napanood ko si DJ nung na, ano, tumutok na ako everyday kay DJ. Ah, nakisali, nag-try akong sumali ba? Eto, thanks God na napili ako ni DJ. Thank you, DJ. Binigyan mo ako ng pagkakataon. Masayang-masaya ako ngayon. Okay na okay po si Idol. Kung halimbawa nalulungkot po kayo, kahit hindi kayo kasali, manood lang po kayo sa mga live niya. Kahit na hindi ako kasali, kaya nag-try mag-chat kay DJ. So ayan, nabigyan naman tayo ng pagkakataon. So salamat talaga. At salamat po naman at hindi ka suplado, sir, kasi matanda na ako para sa'yo, di ba? At least in-entertain mo ako. Kasi kanina, yung isang lalaki ba, ayaw dun sa kausap niya. Basta na lang niyang iniwa. Kunyari, walang signal. Nakakaawa si Dior. Ako po, nakasar ako sa signal, hindi sa kausap. Hindi, kasi may lalaki talagang totoo naman na pag nakita na agad sa ano, ayaw nang kausapin. Ano, siklado, meron pong lalaki na narin na yung edad. Kunyari, walang signal, ganon. Pero nakakasala sila. Aling sila eh. Kaya nga buti hindi mo ako tinakbuhan. Eh, 52 na ako. Kasi importante, madam, importante po yun nung walang tungkod. Oo, wala pa tayong tungkod. Kasi nakakapagtrabaho pa tayo, di ba? Kasi sa lantay po kasi, madam, ang tawagin doon niya, limbawa, may edad po yung babae kaysa sa lalaki. Ano po ang tawag doon eh? It doesn't matter na lang pag nagkasundo eh. Oo, tama ka. Nasa pagkakasundo niya naman dalawa yun, di ba? Sabi nga nila, ang edad daw ay nang lang.
Halimbawa po na halimbawa na hindi natin masabi, halimbawa mayroong nagkataon na nagkasundo. Total, may mga anak naman kanya-kanya. Ano ba? Imposible. Kahit hindi mo magkaanak, kung magkasundo naman, may kasama sa buhay. Bira kasi yung nangyayari yung gano'n na talagang magkakasundo kayo pag dito kayo nagkakilala, di ba? Ati, alam nga. Kaya bago po ako nakasali dyan, may pinadalan po ako ng memo kasi ito pong kausap natin na ito kasama si Idol DJ. Naka-live po tayo, buong mundo po tayo, nakikita tayo. Buong mundo, nakakapanood sa atin. Kahit po yung mga kasama ko dati sa Saudi, saka sa kapapanood. Baka yung mga anak ko, mga nandang shoutout sa mga anak ko. Lugan. Dito na ako sa TV, shoutout sa anak ko, Manugang. At mga apo, dami na akong apo, sir. Baka di mo matanong. Mm. Pito na apo ko. Mm. Kahit po sa apo, ako po, wala po akong apo, pero apo sa pamangkin, meron. Kasi bata pa yung anak mo. Ako kasi maaga akong naglandi. Sweet chicken. Kaya maaga rin nagka-apo, maagang tumubo ba? Nagkatubo. Okay lang po yun, kasi panahon kasi na yun, misan na first love, ganyan. Pero ito na po yung husband niya dati, bago namatay. Hmm? Bago po namatay, ilang taon na po? 53 siya yung April. 3 years din siyang yung kamatay niya, 3 years din ngayong March. Hindi na, huwag naman po na yung mamasamay na ano po yung kinamatay. Aksidente. Na-aksidente siya sa malapit sa bahay namin. Tatawid siya. Nakatawid na siya, pauwi sa aming bahay. May motor na dumating, dasing yung driver. Nakaladkad siya. Hindi ko naman na anong buong ano kasi nga. Gabi yun nangyari. Antiman, dead on arrival na siya nung dinala sa ospital. Nasa abroad ka na the time, ma'am, hindi ka naka-uwi. Hindi ako naka-uwi na kasi that time may COVID, no? Kasagsagan ng corona. Diba, mahirap, mahirap umuwi ng sarado halos lahat ng... Kaya... Pangilasalin nyo na po dito. Pangilasalin nyo na po dito. First time ko lang dito. Pag po natapos po yung time natin kay Idol DJ, pwede naman po, hindi na po naka-live yun, pwede pong naka-chat po tayo noon. O, pwede naman. Naubos na po yung time natin, wala na po si Idol DJ. Kumisan po, meron pong may pahugot po si Idol DJ. Kunyari, patay na, pero nakikinig pa. Pwede naman, wala naman problema. Kaya nga ako sumali dito, para naka-outside. Patay na yung live, pero nakikinig pa. Tawa ako ng tawa. Siyempre, ganun talaga si DJ. Nakakaaliw nga yan. Nakaka-stress out nga yan si DJ pag pinanood mo eh. Yung mga tingin niyang ganun eh. Yung taas ng kilay niya. Madam, ganun po yung si Idol ah. Mm-mm. Kaya nga, nakakatubang panoorin niya. Maalis yung... Yung live niya. Kahit alauna ng gabi. Pero, anong plano nyo pala, madam? Kailan nyo ang uwi nyo? Balak nyo umuwi? Hindi ko pa alam sa amo ko kung pa-uwi na ako. Kasi ang finish contract ko is October, itong October. Nag-straight nga kasi ako ng 3 years. Dapat ka-uwian ko nung last October. Nakiusap sila na intayin ko muna makakuha sila nung kapalit ko. Tapos, Kung pala matutuloy pala kayong uuwi, mga 10 buwan pa, no? Matagal pa, October pa. Marami pang pwedeng mangyari. Dali lang po. Hindi po kasi, tutuloy po kasi yung Laguna na yan, tsaka yung Pampanga, kung may service lang po, sandali lang po yan. Kasi minsan may dahil po dito sa Piante Polo, sa may Masinag. Shortcut po yan, sa may Teresa, yung siksag po, Teresa. Mm-hmm. Lilipot ko po kasi yan dati, mag-upis ako sa pila. Oo, sa pila. Ang bahay ko talaga, doon talaga ako nakatala sa Victoria. Ang side ng father ko, sa Netherlands. Mm-hmm.
Kasi po sa Victoria, ang dami po matitipir na pan doon sa mga itik. Kaya kapisado ko po. Kapisado ko po yung daan na yun. Doon kami mismo. Doon ako mismo sa Victoria, Masapang Victoria. Wow! Halimbawa, madam, halimbawa, hindi naman po tutuloy sa inyo yung mga anak nyo kung halimbawa umibig kayo ulit. Hindi ko lang alam. Eh, wala naman siguro silang pakialam doon kasi may mga kanya-kanya na silang buhay. May kanya-kanya na silang pamilya. Di ba? Pero... kasi meron kasi nasa kunyari tatlo anak ninyo. Meron po, mas okay po sana kung sangayon po sa gusto ninyo. Yung tatlong anak nyo na yun. Meron sa mga anak ko kasi hindi naman ako nagpapabaya sa kanila. Kahit may mga asawa na sila. Kung naman ang mga anak na proud na parod yun, ay mama, ikaw, kailangan meron kang makasama sa buhay, ganun. Kasi yung tao tumatanda. Sabi ng ganun sa mga anak ko, siyempre, hindi naman nila ako pwedeng saklawan. Eh, kung tama naman yung mga desisyon ko, at kung wala naman pati akong sinasaga sa ang tao, kung sakaling ibig ulit ako, di ba? Wala naman akong masasaga sa ang tao, masasaktan, di ba? Ewan ko, pero sa mag-asawa, tumali lang ako dito para magkaroon ako ng kausap, ma-enjoy. Malay mo, di ba? Magkausap tayo, mga ganyan-ganyan. Diba? Kasi hindi? Sa live po na ito, dito po sa live na ito, bawal na bawal po ibigay ang FB. Mm-hmm. Pagka wala, hindi na tayo naka-live, hindi na po tayo naka-live, pwede. Diyan din, pwede rin kunin niya, kaya lang, mag-chat-chat lang. Hindi na po paano tayo magbibigayan ng pag-off cam na, ganun? Alam po siya kasi sinasabi po ni Idol DJ na pagka naka-off na, pwede niya magkuha na ng Facebook. Pero ngayon sa ngayon, yung mundo nanonood po sa atin. Kaya nga eh. Dami kong mga kaibigan nanonood. Eh, Sister Elena, happy watching. Everyday yan, DJ. Nakatutok sa'yo, Sister Elena. Elena Lucero. Mamaya po may magkanta sa akin. Sa Qatar, sa Saudi, at saka sa may... Sabi ko sa akin, DJ ni Sister Elena, pag nakatawag ka ni DJ, shout out mo naman ako. Kaya, ayan na, Sister Elena. Chat-chat po sa inyo yan. Mag-chat-chat po sa inbox ninyo na napanood kita. Ganun lang. Mag-chat po yan, mga kaibigan nyo. Bali, tatali po madam, mga bago lang po yan. Na, nung mag-upisa po kayo ng abroad, ilang taon po kayo? Matanda na ako nung 41 na yata ako. Ano po mag-upisa? 41 na ako nag-umpisa mag-trabaho dito sa Middle East. Na ano lang ako nung nahirap ano na ako. Ano lang po kanya? Labrod ninyo nasa 11 years na. Oo, oh, ano. Matagal na rin. Nabakasyon ako ng 1 year kasi nagkasakit ako na operahan ako. Nagbakasyon ako 2018. 2017 umuwi ako ng Pinas galing Saudi. Tapos 2018 nag-apply ako ng Qatar. Ngayon, na-detect sa medical ko na mayroon akong bukol dito. Kailangan ko ipa-opera. So, pina-opera ko na agad-agad para baka hindi na ba lumala pa. Ano yung pina-opera nyo? Sa tiyan? Oo, dito. Wala na akong matris. Ano, gusto ka pa? Joke? Kung iba nga, may matris. Hindi naman eh. Sabi nga ni Didi, magpakatotoo tayo dito, di ba? Sinasabi ko na, para ma-turn up ka na agad. Operada na ako. Yung katao po ng sikreto, sabihin na sa madam people. Sabihin na ako, baka maghahabol ka pa na anak. Halimbawa, magkatuloyan tayo, tapos sasabihin mo, hindi ka na pala magkakaanak kung kailang minahal na kita, saka mo ko iwanan dahil katwiran mo, hindi ka na magkakaanak. O kaya, maaga pa nang sinasabi ko na sa'yo, hindi na ako magkakaanak. Operada na ako. Ang madam. Hindi, wala na akong ganun. Mahalok ng reason, para lang maiwanan yung babae. Okay, mas maganda yung take by side, may mga anak na, ano ba inaabol kung talagang gandun na lang? May mga apo na ako, masaya na ako sa mga apo ko. Diba kayo, na kayo, ako may anak din ako. Malay nyo, taga-anak.
Kasi napapanood ko din sa mga ano, sa mga, hindi po kayo idol DJ, napapanood ko lang sa Facebook. Pagka nakita yung babae nasa abroad, hanggang sa ano, ako hindi yung ganun, yung nakita yung babae. Dito sa programa mo DJ, dito ay taglamig po, ay pero ngayon pinapawisan ako. Para ako nasa hot seat. Hindi, kaya ako pinapawisan ako, ninenervous lang po isang live. Baka may spark ma'am, baka crush mo din si Sir. Ito po yung pinupo talaga ako po si 7. Magpunta ako po sa ano, sa September. Ano Sir? Nabibingi? Ano Sir? Darating na ito, 48 na po ako. September. Advance birthday. Happy 48th birthday. September. Pero ano po talaga yung ano, yung nakikita niyo sa Facebook sa mga tao, yung iba, nilalagay nila yung profile nila, naka-edit. Ako kung ano yung profile ko, kung ano yung itsura ko, ganun yung. Hindi ako nag-edit. Eh ito siya, wala. Yung picture dito, ito talaga yung ating natural na beauty at handsome. Walang filter ang imo, di ba, Sir DJ? Mas kwapo pa sa akin siya, idol DJ. Mas kwapo ano? Po sa akin. Ganun. Idol DJ, mahirap lang. Nasa ka-proud ko talaga ngayon kasi nasali ako ni DJ dito. Thank you talaga, DJ. Sana maulit-ulit. Sir, sana maulit-ulit. No, joke lang yan, Sir. Kasi pwede naman yan. Pwede naman kami mag-join dito. Basta magpaalam lang kayo sa isa't isa. Kung magkatuluyan kayo na kayong dalawa, kunyari, magkatuluyan kayo ni Sir Ronald, no, ma'am? Tapos gusto mong sumali ulit dito. Oh, paalam ka lang sa kanya. Ah, ganun ba? Baka maganap si Sir Ronald ng kaliber niya eh. Kasi ako, matanda na eh. Wala nang matres. Baka matres ang isa, hindi na nagpapahala pa. Hindi yan po eh. Wala nang magpapahala. Basta... Ang naka-memo po kasi dito, kung may jowa ka na, may asawa ka na, ay kunyari sabihin nyo ngayon mali kayo, hindi naman totoo, malalaman ng buong mundo. Nakakaya naman mag-pretend na single ka, na wala kang asawa, wala kang boyfriend, di ba? Kasi buong mundo nga nanonood, unang-una sa pamilya mo, nakakaya. Pangalawa, kung may asawa ka sa pamilya ng asawa, nakakaya, mapapanood. Ba't ka nag-pretend na single ka, o di ba? Mahirap yung gulo yun. Pero nung okay po ako yung pamilya namin, pinanonood ko lang si Idol DJ, nakapalo po ako sa kanya. Nanonood ko lang ako yan, pero hindi pa ako nagpapa-line up kasi upa pamilya ko noon. Ngayon lang ako nagsali sa kanya nung bakit, parang taon lang. Kasi sabi kasi ni Idol DJ, mag-download ako ng beeper at saka emo. Para makausap siya, makachat. Kasi kung wala kang imong apps at saka beeper, hindi ka makaka-tib. Ako, imo lang ang apps ko eh. Eh, sa beeper doon, may problema daw po, kaya imo na lang. Hindi po na-tib yung mga chat namin ni Idol DJ eh. Kaya sa pinalipat kami sa imo. Malay niyo, madam. Malay niyo, madam. Kasi ako, sa totoo lang, umisa, naka-online lang po ako talaga. Ako nagsasabi ako, naka-online ako ng data. Kasi, lahat po ng BDBI ko po, gumagamit po ako ng map. Yung iba po, ay bakit teka, naka-online ka, bakit hindi ka nag-iko nag-chat-chat? Meron ko po kasi ganun babae. Naka-waste ka, nag-ano ka ng ano. Kaya kailangan open yung iyong data. Patulad po nito. Umuwi na po ako ng madaling. Baka naman sir, minsan kahit naman talagang hindi ka na nag-google, hindi ka na nag-waste, online ka talaga, dinadahilan mo na lang siguro yun.
Sabi ng hindi ko ako one week po yung aking load eh, one week. Hindi kasi, ba? Ano man dinadahilan mo na lang din yun, yun ang ibig sabihin. Kaya siguro nagsasabi sa'yo yung mga babae ka-chat mo, online ka, hindi ka nag-chat. Pag dahilan mo na lang yun, na naka-waste ka, kailangan mong open ka, online ba? Pero, totoo naman. Naka-open po talaga. Ito po kasing gamit ko na to. Ito po kasing gamit ko na to, madam. Naka-aspat lang po ito. Naka-aspat to, eh, opo. Oo. Kaya sa po, dalawa po yung load ang kuwito na lang po ang isa. Nasa aspat na lang po ako. Kahit po madam na matapos po yung oras natin, makikita niyo yung akin ako online. Misa kahit natutulog po. Kasi po naubos po kasi yung data ko, loloadan ko lang ulit ng one week. Hindi ka nagpapaload pala. Oh, di, meron po akong ano, may sarili po akong ano, sa GCash ko, niloload ako sa sarili ko. Ako naman dito, nagde-data rin ako kasi sa kwarto namin, hindi abot ang wifi. Kasi ang kwarto namin separate sa bahay ng amo ko, nasa labas yung kwarto namin. So dito lang sa loob ang wifi. Pagdating sa room namin, wala kaming wifi. Kaya obligado ako nagde-data na nabila ko ng card monthly. Ano po dyan, 100 real, isang buwan naman po yun. Ako 50 dirhams, one month. Ay, sariyan po kasi, 100 kami, isang buwan, kumpormin sa gamit mo. Pag na-office yung data mo, load, ano ulit? Minsan, hindi naman ako naglo-load kasi minsan wala naman din kausap, sayang lang ba yung card. Kaya naman po ako, kahit na minsan natutulog ako, kung minsan mamaya na ako, naka-online ako, mamaya, mali mo kasi nagkuha nang tayo ng Facebook, tapos nag-chat ako, hindi ako nagre-reply, minsan nawa ko manibela. Ako din naman sir, ganun, hindi rin ako makareply, halimbawa mag-chat ka sa akin, may time na hindi agad ako makareply kasi siyempre magkaiba yung oras natin, may amo ako dito, ngayon lang ako maluwag kasi wala yung amo ko, nasa ospital, kaya naka-join ako kay Sir DJ, nakiusap ako, tapos may time din. Pag naka-reply ako noon, ibig sabihin, free ako. Pero pag hindi ako naka-reply, huwag kang magagalit. Waka kung ano-ano sasabihin mo, hindi ka nag-reply, open ka naman. Siyempre, may area na may wifi, open ka. Hindi ka nakaka-touch ng cellphone kasi may kanakalaman. Open lang yung wifi. Huwag po ako magdala. Hindi po ako ganun. Kasi mag-iba yung... Ano na, tinok na. Tinok na. Ano? Anong oras na po? Anong oras na dito? 10 a.m. Alas 10 ng maga. Alas 2 dyan sa atin. Ah, ito. So, office 10:06 dito. Sa ano po? Sa Saudi po? Alas maybe? Oo, 5 hours ang gap natin sa Saudi eh. Dito 4 hours lang. Nag-chat na po yung tropa ko. Vlad, naka-live ka. Sabi dito mo, sabi ko dito, sa cell mo, sa chat. Vlad, hindi naman alam na 52 si madam ha. Pwede na yan. Huwag naman lang ako pagtsatsagaan. Grabe, kailangan may feeling, may feelings of love naman. Huwag naman tsaga-tsaga lang. Joke. May sabi ko ako. 6 mega yung bata, sabi niya, 6 mega yung bata kung masama naman ang ugali. Wala naman sa edad yan, di ba? Nasa pagkataon. Magpakatotoo ka. Tsaka may mga anak naman na kayo eh, no? At yung mga anak ni Sir, siguro kaidaran din ang apo mo, ma'am? Ang panganay ko pong ako ay 15 na po yung panganay kong apo, 15 po yung anak ng panganay ko, 15 years old na yung panganay kong apo. Depende yung panganay ko. Totally po madam eh, bago po nag-online dito, kachat ko po yung panganay ko, nagsusumbong po sa akin. Ayaw na daw po sa mama niya, gusto na daw sa akin. Sabi ko, magpaalam ka sa barangay.
Ah, nasa mother po niya ang mga anak niyo. Kasi po, kaya po hindi na po pali. Kasi may edad na po yung nanay ko. May edad na po yung nanay ko kasi mahirap po kayo. Katulad ninyo, hindi kayo nakauwi. Hindi po natin kasi araw ang buhay. Matalaki na, hindi na siya alaga eh. Ba't hindi ka kabuha kahit isa hati kayo ba? Ayaw po hindi ay eh. Ay, ganun. Pero sino support po naman, sir? Asa po sa pinitigay kong linggo-linggo. Adaling ko po yung katulad ako mga ako. Na sinusuportahan mo sila. At least ang mga anak mo may isip na yan. Hindi alam nila, hindi mo sila pinababayaan. Mm. Diba? Bukod po yung ano, bukod po yung madam, bukod po yung pinag-usapan namin sa barangay na yung binibigyan sa kanya, may extra pa. Pag nangailangan sila sa school, nangingi sa akin ng extra. Mm. Okay lang yun, anak mo naman. Okay. Ay, may asawa na ba yung... May asawa na rin po, asawa. Hindi na po ako nakikibalita kasi... Masasabi ng mga anak mo sa'yo. Wala po. Eh, jowa, meron daw, sabi. Ay, mag-jowa ka na rin. Para quit. Mag-jowa na anak ko. Makakasama sa buhay. Forever. Wala nga daw forever ngayon eh. Huwag kang humanap ng forever. Eh, ako naman po kasi kumisan pamukaan nyo lang po ako ng OFW kasi mahirap po kasi mga markets ngayon dito sa mundo eh, kaya ka ginusto ito kahit po dito hindi po kasi ang iba kasi tao halimbawa sa edad, nalaman na yung edad eh, kaya ka siguro yung babae kasi kahit may nasa abroad hindi po ako ganun, hindi po ako hihingi, never po ako hihingi sa kanya. Gusto ko ako sa tao yung sir, so ako ang hihingi sa iyo, hindi ikaw ang hihingi sa akin ha. Joke lang, joke lang ha, walang seryoso ha, joke lang yan. Ako ang kasing iniwan na bilin ng tatay ko unang-una. Kung kayong mag-aasawa, huwag kayong mananakit ng asawa dahil wala silang kalaban-laban. Una, mamahalin mo sila ngayon. Sa nangyayari ngayon, wala na yung tatay kung matagal na patay. Pero nakaiwalay kami, hindi ko naman siya kinanti. Talaga lang financial problem ang naging problema niyo. Financial problem po tayong parang nanlamig na po siya sa akin eh. Nanlamig? Dapat lagi mo kasing pinapainit. Bibigyan mo ng jacket? Bibigyan mo ng jacket? Hindi mo kasi init ang problema eh. Para uminit, bigyan mo pera, init. Lang. Dapat lagi ka may pera. Oo, oh, kailangan lagi may trabaho. Hindi naman siguro ganun sir. Bakit talagang hindi na lang talaga kayo ang... Forever talaga. Hanggang doon na lang talaga ang inyong pagmamahalan. Commission. Sa 14 years na sasama namin, pero bukod pa yung nasa abroad ako kasi 2006. Tapos dala-dalawang taon nung buwi po ako eh. Sige, sige. Medyo kinakapos na po tayo ng oras. Ano po? Connected na kayo sa isa't isa. Okay, pagpatuloy lang po ninyo yung pag-uusap. Maraming salamat. Good luck. Salamat. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. 11 minutes after 2 ng hapon Philippine Standard Time. Wanted Sweetheart ngayon pong hapon ng Martes, January 30, 2024. Hanggang dito na lamang po muna tayo, no? Wala po tayong shoutout kasi Martes, bukas meron po tayong shoutout doon sa mga magsishare ng ating live video broadcast. Lubos ang aming pagpapasalamat, no? Fefo Kasawa, kay Jeremy Garbosa, thank you so much. Cecilia Iwagata or Iwagaya, no? thank you Garbosa, Jeremy Rizal Porans and Laila Taginota. 8 until 10 ng gabi, kitakits po tayo para sa Wanted Sweetheart Evening Edition. My name is Abby Amuja. Safe po tayong lahat and God bless mayong hapon, Pilipinas!